Mabait Nainan bait pa nga ako yung eh. buhay. Diba? Wala kaming laban sa iyo, naligo ka. Si Nisa naghilamos, ako ni si video wala kang Hilamos agad. na ako. Teka, live na ata. Meet. Hello, Hi. live. Ayan. Kung ano Morning. Sasabihin natin, live na pala tayo. Ay, na naman, tawa na naman yung una natin. Ayan, live na. Hi, good Ayan. Morning. Hello. Sorry, late na naman kami. Na sistema na Alam naman naman kami. Po. Ang internet sa Pilipinas. Kinain na naman kami ng sistema. Yung internet ko, 20 minutes ko mo connecta lang sa ano, sa gagawa pa lang ng broadcast, Jesus Maria. Ayun. So ano ba? Tayo ba tayo? Oh, kasi sila kayo wala kaming viewer. Video ngayon ha. Kasi masyado maaga. Hindi pa po prepared ang aming mga katawang lupa. More like hindi pa sila prepared sa pwede nilang makita. Ayaw po namin sirain yung araw ninyo. So, oo, umaga pa naman. Ayun. So, good morning sa inyo. Ito yung na-cancel na live kahapon. Kaya September 9 pa yung nakalagay. Hindi ko pala napalitan. Okay. So, ayun. Pag-usapan natin yung paano mag-deal with rejection. Kasi masyado na kami maraming nakikitang mga nagpo-post ng conversation nila with clients. Pag sinabi nung client na parang ang mahal naman ng presyo mo, taga-Philippines ka naman, ganun. So, madalas, yung freelancers na nag-post, parang, paano ba? They felt discriminated. Oo, they felt discriminated. Pwedeng na-discriminate ka, nag-discriminate si client. Pero, yun ba dapat talaga yung reaction mo? Diba? So, pag-usapan kasi natin diba yung mga pending reaction. Na, ang standard reaction na nakikita natin is may insulto. Yung page, may insulto. Kasi insulto hindi si client. Pag-insultuhan silang dalawa. True. Oo, sasagot siya ng insulto. Tapos ipopost niya, niyayabang niya yung rate niya. O, diba? So, pag-usapan natin kung paano ba yung gagawin kapag nagkaroon ka ng client na ganun yung sinabi. Paano ba yung mas magandang way? And paano ba yung may chance pa siyang maging yes? Ayan. Sige. Ayun. Alarm ko ba yun? Wag na dumaldan. Ayun. So, sabi ng alarm mo. Stop ka na. Oo, stop na. So, okay lang ba sa inyo pag umpisahan natin sa ano? Kung bakit ganun yung responses, ay, bakit ganun yung clients. Pag-usapan muna natin kung bakit I think maganda yun na bakit nagde-decline si client. I think kailangan din natin kasing naintindihan kung bakit tumatanggi yung client. Kung bakit ganun yung tingin niya, ganun. So, para alam natin kung saan siya nang gagaling. And alam natin kung paano sumagot. Paano tayo mag-react? Yes. Kasi ang problema sa ating kagalasan, nagagalit tayo agad na hindi naman din natin naiintindihan kung saan nagagalit yung cliente, bakit tumatanggi. So, kailangan maintindihan natin yun para tayo mapag-react ng tama. Kasi at the end of the day, hindi natin makukontrol si cliente. Ang makukontrol lang natin, yung sarili natin, saka yung mga sarili nating reactions. And kasi kapag nag-react ka tapos nag-post ka sa groups, nag-post ka sa wall mo, parang it says a lot about you eh, hindi naman si client. No, it does not say anything about the client. Mm-mm. Ikaw ang judge ng tao. Wala naman pakialam yung tao sa kliyente. Maliban niya kung sino yung kliyente mo, diba? So marami talagang ganun. Marami din talagang mga clients na ganun. Pero pag-usapan natin kung bakit sila ganun. Minsan kasi hindi naman siya discrimination. Minsan kasi hindi naman talaga nila alam, ganun. So, yun, pag-usapan natin yun. Or, si Madam, sabihin na lang natin na at the onset, I think kayong dalawa will agree with me na lahat ng kliyente papasok sa Upwork na may set budget para sa tao. Walang client na papasok dyan na walang ka-idea. Ayun na naman yung bastos kong kapitbahay. Sorry. Gastusin per ulo. Marati. Ipapatira ko talaga to. Malapit na.
Hindi ba nakatira sa lupain ng mga bastos? Hindi. Alam mo, very recent lang to, maiba lang ako, commercial break. Very recent lang nilagyanan yan yung motorcycle nila, no, open muffler and whatnot. So, I'm planning to raise the concern with our HOA. Charot. Wow. I-report ko talaga yan. I-report ko talaga yan. I think, kailangan nating maintindihan nga, ang una natin kailangan intindihin, ang bawat kliyente pumapasok sa Upwork with the intention to hire, tapos may budget kada ulo. Walang pumapasok ng Upwork. Lalo yung mga start-up. At walang pera. Oo. Diba? Siguro kung ano, kung siguro kung nakita mo yung profile ng Upwork, ay nung client sa Upwork na sobrang dami na niyang gastos or sobrang dami na niyang pinagastos. Tapos yun pa yung sinabi sa'yo. Siguro, yun, pwedeng na-discriminate ka dahil Filipino ka, ganon. Pero kung lalo yung mga clients na bago pa lang or startup pa lang yung business nila, minsan hindi nila alam. Mm-mm. Or, di ba ikaw, madam, meron kang ganyang scenario? Oo, yun. Hinahintay lang kitang matapos, tapos sisingit na ako. Hindi mo naman kasi katulad na purpa singit lang. Charot! Magalang. Ay, hindi mo, binigyan na nga kita ng ano eh. In-introduce na nga kita. O, ikaw na. Napakagalang mo today. Anong problema? Yes, of course. Kasi naligo ako. Nawala yung mga bad vibes. O, tingnan mo, lumabas. Sabi sa inyo, lumalabas yung itsura natin sa ano eh. Ayun. So, madalas na may... Oo, lumabas. Binalik ko na. Ayun, binalik niya na. Kung masyadong titigan ha, baka po pa buti lang hindi nakataas yung kamay ko nung lumabas. Oh, di sana kita yung 50 Shades of Grey. Hindi ko alam ba't lumalabas yung ano. Persistent siya. Anyways, ayun na nga. Okay. Ano? Madalas nakataas yata yung kamay mo eh. Hindi, hindi kita. Nakita ko. Hello, nanonood ako. Isa ka sa audience. Oo. Ay, anim yung audience natin ngayon. Hello, oh, isa ako dyan. Lima lang isa talaga yan. Apat lang. Oh, apat lang. Bakit? Masaya ayun na tayo sa isa. Nga. Oh, sige isa nga lang, di ba? Nagse-celebrate na tayo. Hello. Oh, yun, seven. So, ayun na nga. Madalas sige. Akong may ganyan. Minsan, alam mo yun, nasa profile mo na na ganito yung rate mo. Halimbawa, nasa profile mo na na $15 per hour yung rate mo. Halimbawa, wala nga. Hindi ko sinasabing rate ko yun. Tapos may mag-offer pa, may invite ka pa rin na marireceive na $3 yung offer. I don't feel that bad. Ang nakakainis lang na part is, hindi siya nagbabasa. Basta lang siya sendang-sendang invite. Hindi siya nagtitingin ng profile. But, dun sa part na discriminatory, masyado mabigat yung term na discrimination for that eh. Hindi ka naman niya dinidiscriminate na... masyado mabigat yung word na discrimination. Unless na hindi kita i-hire kasi Pilipino ka kahit... Oo. Pero minsan, may mga jobs kasi na, or may mga clients kasi na preferred na talaga nila nasa US din. And it's still not discriminatory kasi ang employers ay merong, or ang mga clients ay merong liberty to choose the type of freelancers that they want. Ngayon, kung hindi ka okay doon, edi wag, pwede namang mag-decline ng maayos, hindi mo kailangan maging bitter at matapobre para, alam mo yun, at saka kahit lang, na ano, singit ko lang, sorry. Mo. Oh, sabi ko sa'yo eh. Na, I'm back. Walang I'm galang back to. Hindi, bastos ako eh. Hindi. Ano to, isingit ko lang. Kasi kahit naman na na-improve mo sa madlang people sa Facebook mo na mas mataas ka sa client or na insulto mo, pabalik yung client, Anong matulong nun sa industry? Yes, anong magigain mo? Anong magigain ni client? Is, hindi naman as if pag nag-post ka nun, magtataasan na ng presyo yung client or magsa-stop sila magbigay ng mababa. So, kung mababa, dapat sana mag-raise awareness ka na lang dun sa mga ano... sa mga followers mo instead of or spreading teach them on diba? How to haggle and how to propose appropriately para yung appropriate ha hindi yung manggogoyo ko ng client para lang makakuha ng mataas na rate. Teach them how to propose appropriately. Wala po akong pinariringan pero pag may tinamaan, well, it's you. Charot. Hi, Ma. Mama ko nanonood na naman.
Hi, Mama. Hello, Mama. Ay, kumakaway ako. Hello, Mother. Kumakaway ako. Wala naman pala tayong camera. Pero totoo yung sinabi sige kanina, no, na parang napakadaling, napakagaan na salita or napakagaan na accusation na iba to na pinag-discriminate ka ng client. Mm-mm. Kasi yung word na discriminate, malalim ang pinanggagalingan yun. Mabigat na word yan. Because of a certain difference mm-mm that you have, whether it be race, color, gender, sexuality, which is madaling sabihin pero mahirap patunayan. Sabi nga ninyan, while the clients are at liberty to choose, they should also be equal opportunity employers. Anong ibig sabihin ng equal opportunity employers? Lahat bibigyan ng pagkakataong mag-apply, pero hindi ibig sabihin mm-mm tatanggapin na. Lahat totoo pwedeng mag-apply. Pero siya pa rin at siya pa rin ang mamimili ng freelancer na gusto mm-mm niya. Now, kung ang preference niya ay location para mas madali silang magkausap, yun ang preference niya. Kung ang preference niya ay presyo dahil hindi niya kaya yung sahod mo, etik well and good, hindi kaya yung sahod mo, anong pinagmamarakulyo mo? Hindi ka hindi mo naman tinanggap yung trabaho. Hindi mo naman tinanggap yung pagkatao mo. Tapos tinanggap ka ng maliit. Eh, hindi ka naman tinanggap. Kung hindi siya sumunod sa contract. Oo, nag-a-apply ka pa lang eh. Actually, tayo hindi ka nag-apply. Tinanong ka lang naman eh. Tinanong ka lang. Kusang pa lang kayo eh. So, anong pinagmamarakulyo mo? Anong ipinagagalit mo? Tinanong ka kasi interesado sa iyo. Oo. Nasira ba dapat yung wallet mo? Dapat nga ma-flatter kasi napansin ka. Diba? Na, hindi ko maintindihan eh. Anong ikinagagalit nitong mga to? Samantalang wala namang pumasok sa pitaka nila. Wala pa rin naman silang ginawang trabaho para mag-reclamo. Wala rin naman nilabas na effort. Oh, true. Yan. Wala rin naman nilabas na effort. Walang pumasok na. Ayun. So, siguro nga, kung magagalit, yung kunwari natanggap mo yung trabaho tapos iba yung rate na binigay sa'yo, maliit pala dun sa pinag-usapan, doon ka magalit. Kasi meron na kayong pinag-usapan na gagawin mo. Mm-hmm. At nagtrabaho ka na. Oo. Pero natanong ka lang naman eh. So ibig sabihin, tinatanong ka lang kung gusto mo. Mga tao dito, ang inaarte lang ng mga tao dito is na-touch yung ego nila. Yung pakiramdam nila mm-hmm na ang galing-galing nila, pero napagtanungan pa rin sila ng isang tao na pwedeng hindi alam. No? Oo. So, ego, feeling ko talaga, ego lang to. Pakiramdam lang nila ang galing-galing nila na hindi na sila dapat tanungin ng mga ganitong bagay. Dai, magaling ka, oo, pero baka sa mundo mo lang, sa social media influence mo lang, pero uulit-ulitin ko, maraming mas magaling sa'yo. Hindi Pilipinas ang sentro ng freelancing sa mundo. Magulat ka, may mas magaling sa'yo na mas mura ang alok. No? So definitely doon pupunta yung tao, baka nga mas maayos pang katrabaho. So again, I will throw the question back doon sa mga nagagalit. Anong ipinagmamarakulyo mo? Anong ikinagagalit mo? Wala ka namang ginawang trabaho, wala namang ibinayad sa'yo, natanong ka lang. So anong kinagagalit mo? Kasi natanong ka. Kung ayaw mong matanong, then take your social media out of Upwork. Nandun yung profile mo eh. So if your profile is a question. Mag-private ka, hindi ka makikita sa search, di ba? Correct. And yun pa isa kong, sorry ha, na naparanta tuloy ako. Pero yung isa kasi parang gaano ba kahirap sumagot ng tanong? Di ba? Gaano ba kahirap sumagot ng maayos sa tanong? Di ba? Anong difference doon? Napakahirap bang sabihin na, hi, thank you for the inquiry, but I'm very sorry. What you are offering is below my accepting rate. Maybe we could talk about it or ano. I mean, gaano ba kahirap? Ako lagi kong sinasabi ganito, hindi ko muna dinidiscuss actually yung rate. Although mayroon naman ng description sa jobs, hindi ko agad idinidiscuss sa kanya yung rate. Usually ginagawa ko, I'll invite the client for a meeting. We will discuss the entirety of the job. And then, dun ko lang mararamdaman kung tama lang ba yung hinihingi niya na ganito lang kababa compared sa yung magagawa niya sa akin. Kasi minsan, merong mga clients na ang bulaklak ng job description. Kala mo, superhero hinahanap. Kala mo, Avengers team member hinahanap. Kasi kinukopya lang nila yung job description online. Na, halimbawa, totoo. Halimbawa, they're looking for a TC. Nangyari na sa akin yan eh. Pag-search ko ng Google, ay, tay.
eksaktong-eksakto ang pagkakakopya ni Koya sa ano, sa ibang website ng job description. So, kukopyahin lang nila at ipopost nila doon. Pero pag pinag-usapan nyo na, magaan lang pala yung trabaho. Iba pala. Oo, iba pala. Oo, so, what I do is, I discuss the entirety of the job with the client. Tapos kapag sinabi na niya na, ito kasi yung kailangan ko, ito yung business ko, ganito. Tatanong ko siya about his business, kung gaano kalaki, kung may team ba siya, ilan yung team members niya, real estate yung field ko ha. Tapos kapag na-weigh ko na halimbawa lang na mas malaki yung trabaho compared sa rate, sasabihin ko sa kanya na maayos, usually, yung ganitong trabaho, ganito ang tanggap kong rate kasi ganito ganyan, blah, blah, blah. Explain ko sa kanya kung bakit ganito yung rate na hinihingi ko dahil sa mga ganitong eksena ng trabaho na gusto mo. Tapos pag sinabi niya hindi ko kasi kaya at the moment and or sasabihin niya na hindi pa kasi kita kilalang magtrabaho although your profile says it all, iba pa rin kasi yung makikita nila actual yung results from you eh. Kahit pa sabihin mong ang ganda-ganda ng profile mo, ang bulabulaklak. So ang gagawin ko para lang makuha ko pa rin yung gusto kong rate or yung para sa akin appropriate rate, aanhin ko siya ng trial na okay, I will accept your offer for the first, let's say, 2 to 3 months or for the first month. And then after that, we will renegotiate. Ngayon, kung feeling mo, hindi ka pa rin satisfied, then we can end the contract. If not, edi, sige, increase mo ko. At least, onset pa lang, malinaw na kay client na ito yung target mong rate. Hindi mo na kailangan magmakaawa sa kanya after 2 to 3 years of working with the client na utang na loob client para mo nang awa increasean mo ko kasi may expectation na siya na mag-i-increase siya sa'yo once na napatunayan mo na kaya mong i-deliver yung hinihingi niya, diba? Yeah, and usually on my cases na-meet yung expectation na yun, kaya tataasan kasi kahit sino namang employer walang magbibigay na mataas ng sweldo na hindi sigurado kung ano yung makukuha nila sa'yo. Magpalit kayo ng position ng client kung ikaw, makakausap mo lang sa chat or through Skype or through Upwork call, bibigyan mo agad ng rate, hindi ka sigurado kung talagang kaya niya. Ibalik natin yan, madam. Balik ta rin natin yung setup na balik para ikaw ba kasi ng kliyente. Sige, go. Huwag kayo mag-away. Hindi. Kasi ano, ganito. Kunwari, sila. Maghihingi sila ng mataas na rate, pero pagka nag-hire sila ng newbie na Filipino, ang liliit din naman ng rate. So, tingnan nyo rin yung sarili nyo bago kayo maghingi ng ganun kalaking rate sa kliyente, di ba? Siyempre, iisipin mo kung paano mo bibigyan ng malaki. Ikaw ba, kunwari, may nag-apply sa'yo, bibigyan mo agad ng malaki na hindi mo pa alam, hindi mo pa nasusubukan. Tapos wala ka din naman makitang, wala ka din naman makitang maayos na work history sa kanya. Uh-oh. I mean, pag tinignan mo yung profile, pag ginugol mo online, hindi mo wala ka makita. Natatawa naman ako. Minsan kasi, pag may time, di ba, nire-research ko naman kung sino yung mga nagaganon. Wala rin namang online portfolio na maayos. So, talagang ego lang talaga. Ego lang. Tsaka sinabihan lang siya ng kung sino na ganito dapat ang rate mo. Know your worth. Edi si ating mo naman, si Koyang mo naman, naghingi naman na ng sky high na rate. Diba? $50, wag so ganun. Diba? Gusto ko rin sabihin na magandang exercise na balik ka rin yung scenario. Kayo yung kliyente, ikaw ba matutuwa kung paano mo sagot-sagutin yung sarili mo? Tingin mo ba nakakatuwa kang sumagot? I mean, totoo. Kasi, sa interview process pa lang, ako ha, I've hired people. Disclaimer para doon sa mga hindi pa kami masyadong kilala or wala pa sa, hindi pa namin kasama from day one of this podcast. I've been in the industry, in the corporate world for more than 20 years, both corporate and academic. And I've hired and I've fired thousands of people. Alam niyo yan. Yes. Terminate. Ang bait ko nun, diba, nung kausap mo ko, aminin mo. Muntik ka na. Pero ang point ko is ganito. Pag nag-hire ako ng tao, more than the skill, I also look for the attitude. Ngayon, nag-uusap pa lang tayo, ganyan-ganyan ka na sumagot sa akin, why will I hire you? You get what I'm saying? The way you communicate is a sign of how our working relationship will be moving once I hire you.
Ngayon, kung may ere ka ng sumagot at feeling mo kay galing-galing mo, walang problema. Basta patutunayan mo. Kasi again, ang makasabihin naman nila, ang thinking natin tatlo ay employee-employer relationship. Hindi. Ang thinking namin ay business partners. Business yes. partners tayo. Walang boss, walang empleyado. Pantay work kayo. With, Ergo, dahil pantay mm-hmm. kayo, wala kang key na magsalita ng hindi maganda against the other person. In yes. the same manner, wala rin key na magsalita ng, maganda, ng hindi maganda against you. Kasi tayo nakatutok sa skill na feeling natin yung skill lang yung not, yung only measure or yung natatanging batayan ng pay mo. There is more to hiring than skill. That's the very reason why most of the people that they position pagdating sa hiring, sa recruitment and hiring process eh mga psychology graduates. Most of the time, na mga nasa HR, mga psychology graduates. Kasi kung skills lang yung kailangan nila, eh di yung puro resume mga operations. Resume na lang, oo. Resume na lang, tapos huwag na tayo mag-usap. Verify ko na lang yung mga previous jobs mo, okay na. Kung skills lang talagang batayan sa hiring. Eh, pero hindi eh. Ayun. So, ano, teka, sisingit ka. Oh, sige, ikaw na, sumingit ka na. Makakalimutan ka. Teka, teka, magsasalita ako. Teka lang, ako muna. Hindi. Hindi, ano, ano rin, tandaan din kasi nila na mas maganda kung hindi tayo nagbaburn ng bridges. Kasi hindi natin alam kung ano yung, kung sa future ba magkaka-cross na naman yung landas nyo ni client. Malay nyo, mas marami na siyang pera nun. Tapos kailangan niya ulit. Oh, since nagkausap na kayo and maganda naman yung pagkakausap nyo, sa'yo siya magtatanong. And kung mm-mm. acceptable na yung rate na kaya niyang ibayad, syempre papayag ka na. So, di ba, possibility yun ng ano, ng bagong contract sa'yo. So, mas maganda kung hindi mo i-burn yung mga bridges ng kahit na pangit yung ending ng trabaho. Totoo. Ganun. Nangyari na din sa akin yan. Ano? Yes. O, di ba, ang dami ko experience. Mm-hmm. May client ako na nag-send ang invite sa akin for a TC position na per transaction. Tapos, ang baba lang ng, ano, ng offer niya for to start with. Tapos, edi sabi ko, I can't kasi masyadong mababa. Lugi talaga ako. Pag kinuwento ko yung nasuspend kong oras per hour, ay nasuspend kong oras per transaction over dun sa offer niya per closing, sobrang lugi talaga ako. So, ayun, sinabi ko sa kanya, and then, okay na. Tapos, alam mo ba, after 2 weeks, nag-email siya. Kasi, yun yung katwiran niya, may nakahire daw siya for the same rate. So, okay lang, and I'm hoping you find the right person that would fit your, ano, your ayun, need. Yun ganyan. Ganun lagi yung, ano ko eh, ending ko. Tapos, after 2 weeks, may magkasundo. Oo, after 2 weeks, bumalik siya. Tapos, nag-work naman kami together for almost a year. Until I have to move on. yung ano ba to? Sige na, lalabas yan. Ne, the fact na bumalik siya, hindi ka binibigyan ng karapatan na magtaas ng rate and mag-inerte. Ayun pala, dagdag ko, nung bumalik siya. Diba? Bumalik siya, ang napagkasunduan namin, okay, for the first 5 transactions, his rate. After that, my rate. Yon. So, natupad naman. Kasi ang point naman talaga is lahat nadadaan sa usapan. Ang challenge kasi is that we react, no? Especially people na they feel na ang ego nila at ang value nila ay napakataas. They react so much na parang ang simpleng pagtatanong ay isang napakalaking insulto sa pagkatao nila. Parang minamaliit ka. Mm-mm. Akala nila minamaliit sila. Eh, eto isipin nila. Kung sila yung client, kilala ba nila yung taong to? Hindi naman nila alam yung buong footprint mo. So, malay nila kung nasan ka, di ba? So, hindi nila alam lang, na experience ka na. Hindi ako naniniwala na may superstar sa freelancing world. Sa dami natin, hindi ako naniniwala may natatanging pangalan na tumatatak sa lahat ng sa buong freelancing world. Hindi ako naniniwala. Totoo. Million-million tayo buong mundo, no? Ang dami-dami natin na nagko-compete for the same number of clients.
So for you to bank on your name na, kunyari ako, ay, ako si Jeffrey Garcia, hire a Jeffrey Garcia for parang to me, again, sorry ha, pero who you? Hindi ka special. Hindi ka special. Wala akong kilalang superstar sa freelancing world for you to itong demand. Kapag tinanong ka na, napakalaking insulto sa pagtatao mo. Alam mo yun, I always believe na lahat ng bagay na dadaan sa mabuting usapan. No, as long as ikaw, maayos kang mag-react. I think one of the main issues also na, or items na kailangan natin i-discuss is, yung isa din pinagmumulan ng thought na discrimination, yung pag sinasabi ng client, you work from the Philippines but you charge as high. Kayo, sa inyo ba in Filipino yun pag sinabi you work from the Philippines pero you charge as high as the ones working in the US? Insulto ba yun sa inyo? Para siyang... O sige, mauna ka na. Sige na. Mauna ka na. Kailangan na talaga mag-traffic enforcement. Ay, then, sige. Dapat may buzzer type. Ayan. So, ako hindi kasi nakikita ko sa kasya as a chance para i-explain yung kaya mong gawin, yung ano, so yung capacity mo doon sa matulungan yung business niya. Parang ano kasi, kung kunwari yung client, post, tapos nag-apply ka, tanggap, yun lang yung alam niyang kaya mong gawin. Pero if may conversation, mai-explain mo and mapapakita mo sa kanya yung talagang, yung kaya mo pang gawin, yung kaya mo pang, yung pwede pa niyang makuha sa'yo. So yun, opportunity siya for me, hindi siya discrimination. Totoo. Parang it's a very challenging question. Mas buti nga, parang nagkaroon ka pa ng opportunity to explain. Unlike yung iba, basta decline na lang. Ay, masyado ka mataas, bahala ka dyan. Tapos hindi ka nakakausapin. Or scene, diba? Oo, scene zone ka lang. Lang. Yeah, ano. Oo, it's an opportunity to explain. Very correct ka dyan, madam. And explain ng maayos. Hindi para makipag-argue at makipagmataasan. Kasi there are several reasons why kung bakit ganun yung statement nila eh. Sa akin, aside from opportunity to explain, hindi siya discriminatory for me kasi, yun nga, papasok doon yung several reasons kung bakit nila nasasabi yon. Unang-una, they might have hired same people from the same country, let's say, same Pinoy, that charge dun sa, na nag-charge ng kung magkano yung ino-offer ni client. Let's say, $3 lang yung offer ni client. Meron na silang na-hire before with the same amount. Second, education. They might have googled the exchange rate and hindi naman sila aware sa cost of living natin. Feeling nila mas mababa. So, they thought they akala nila na, okay na. Oo, na okay lang. Na kaya nating mabuhay sa ganong rate. Pangatlo, explain mo. So, pangatlo is yung pwedeng sinabi rin ng mga friends nila na nakapag-hire ng VA na ganun lang yung binabayad nila and kaya ganun din lang yung ino-offer nila. Maraming reasons. But pwedeng wala rin silang prior experience from anyone in the Philippines. So, hindi ibig sabihin na nag-offer sa'yo ng ganun is nilalait ka na or dinidiscriminate ka na. They need education and nasa yun yung opportunity to educate them well. So, mabigat kasing word yung discrimination eh. Hindi siya discriminatory for me. Masyadong mababaw na dahilan para itag mo siya as discrimination. Okay, lang. Kasi even sa US, may tumatanggap ng $3 to $5 per hour. That's true. Kasi ang dami kong group sa US na minimemberan. So group, oo, di ba? And meron kahit din, sila mismo. Oo, tumatanggap din sila ng $3 to $5. So who are you para ma-insult? Sino ka ba? Wait lang. Di ba? You do note. Huwag kang feeling. Huwag pa superstar masyado. Kasi... Oo, kasi sikat ka, ganyan ka, mataas yung rate mo. Sa mundo mo lang yun. Sa mundo mo lang yun, pwede nga sikat ka eh, pero hindi kita kilala eh, di ba? So, correct. Sino ka ba? Sino ba ako, di ba? So, parang hindi naman kailangang mag...
Ala. Nalaglag si Madam. Ayun, si Madam. Oy, hindi. Stop, ibalik mo. Hindi, stop. Ibalik mo. Nakikita tayo. Baka akala niya, ay, hindi, nakaano pa. So, baka akala niya, dinrap ko siya para makapagsalita ako. Hindi. Hindi naman siguro siya maramdam. So, hindi naman siya may insulta. Hindi ko naman siya diniscriminate. Ayan. So, oo, wag tayo masyadong pa-superstar. Kasi true. Nga, parating merong mas better sa inyo. Dinrap ako ni Nizza. Para makapagsalita ako. Yun nga. No. Tapos hindi naman ako nagsalita. Isa lang po, huwag niya masyadong titigan. Naka-on ba? Wala sa akin. Oo, hindi. Camera mukha, mukhang camera. Ayaw mo na. Wala tayo magagawa. Gusto talaga ni Bilay, ipakita yung mga mukha natin. Ayan mo siya dyan. Oo. Yun ang point ko lang is, number one, sa akin, no? Parang ganito na lang. Internally nga sa Philippines, may provincial rate eh. Pag nasa probinsya ka, iba ang rate mo. Compared as kung nasa Manila ka. So parang ako, when we like it or not, location plays an important role kung nasaan tayo. Mm-hmm. Then second, meron talagang mga kliyente na hindi informed. Ako ayokong gamitin yung term na educate kasi parang pag sinasabi natin yung educate, may isang nakalalamang, may isang hindi. More informed. Parang may mga clients din naman na hindi well-traveled. May mga clients na hindi pa nakakapag-hire ng Filipino. May mga clients na may bad experience sa Filipinos, hindi natin may iwasan yon. So it all, there are many factors kung bakit mo sasabi yun. Katulad nga, di ba, Mien, na sinasabi ko nung training ninyo, pagka nakaka-receive kayo ng irate calls, never take things personally. It is never about you. It is never about you. Kasi when you take things personally, ay mamamatay ka sa alta presyon. Araw-araw kang nakakakitin sa mga. No, bigla ka nalang bubulag ka kasi lahat ng sabihin sa'yo, ay, personalin mo, dadamdamin mo. Lahat ang sabihin sa'yo, inaatake yung pagkatao mo. Whereas, sometimes, it's just an honest mistake. No? I think to me, it all boils down to ego. Na huwag nating hayaan yung ego natin lumaki kasabay ng paglaki ng rate natin. Alam mo yun? Mm-hmm. Parang sa bawat taas ng rate natin, lumalaki yung ego natin. And to me, that's a big no-no. Kasi, pagka lumaki yung ego mo, at the end of the day, merong mas malaki ang ego sa'yo. Tapos pag nagtapat kayo, talo ka. Oo. I always believe na meron tayong katapat. Kahit ako sa bunganga akong to, merong mga taong nakakapagpatiklop sa akin. Kaya alam niyan ni Mien, ang bunganga ko, walang pinipili, lalo na pagka mainit ang ulo ko. Totoo. Pero alam buti nga, hindi pa tayo nagka-clash ng mama. Eh, pareho tayong bungangera. Kaya na tayo magkaibigan kasi pareho tayong bungangi. Tapos yun, alam ko na at some point, I will meet my match. So I know na kailangan magbumangi, kailangan to shut up and listen. So it's just, you know, a good example is the virtue of prudence. Yung prudence is telling us when to do the right place at the right time at the right occasion. No? So yun, yung ego, I feeling ko talaga this is an ego issue. Na parang dahil ganito na yung kita nila, hindi na sila pwedeng kantiin. Hindi tanongin, hindi pwede. Tapos, dahil tatanong ako, lalabas akong biktima. Sabihin ko, ay, ang Pilipinas, nilalait, ang mga Amerikanong, ginaganon. Whereas, no, I think this is the best time para patunayan sa mga clients mo na magaling magtrabaho ang Pilipino. So, yung trabaho mo talaga ang nakaka-contribute sa pagtaas ng rate ng Pilipino, hindi yung asking price mo. Yung trabaho mo. Kasi pinagbibintangan, pinagdidikita at yung ugali mo. Oo, hindi ba niya naisip na kunwari, binastos-bastos na yung client, eh di yun yung nakasira sa Pilipino. Na baka isipin ng client pwede na ma-generalize na lahat ganun. Ng Pilipino bastos. Oo. So kung ayaw mo ma-generalize yung Pilipino sa rate, wag mo rin i-general, wag mo rin hayaang ma-generalize ang Pilipino sa ugali mo. So, parang gano'n. Diba? Lalo diba, na. Diba, namin kung sino ka kasi sabi namin mo. sorry, oo. Hindi, in-imagine ko lang may kausap ako. Hindi, alam na niya kung sino siya. Ikaw yan mo, kung sino ka man mo. Ikaw yan. Pag tinamaan ka, ikaw yun.
O sige, kung gusto mo ako eh, edi sa'yo na lang. Wala naman kaming pinapangalan. Para naman may maituro kami. Wala kami maituro Ibigyan natin sila, bigyan natin yung nakikinig sa atin ng backgrounder. Bakit ba tayo medyo ano to? Kasi ang nangyari kay ate, nagtanggihan sila, tinanggihan ni ate yung presyo. Tapos sinabi ni client na you are pricing yourself from the Philippines whereas hindi ka naman taga-US, parang ganun, you're not in the US. Mm-mm. Kasi ate, nagkalit, tumagot, medyo pabalang yung sagot. Ang pinakamalala pa, pinost sa Facebook. Oo. Yun ang hindi ko mag-gets it. Kasi nung nakita ko yung kanya, meron pa ulit ako nakitang isa pa. So, oo, actually marami ano, sila, hindi lang isa. Ang dami ko nang nakikitang mga ganyang ano. Diba parang anong eksenahan? Facebook warning ba ito na iwasan itong kliyente na to dahil hindi ikaw mismo na sir ka? So ano to? Diba? Or gusto mong sabihin na ang taas-taas ko na, diba? Oo. Gusto mong lang ipamukha na ang taas-taas ko na para offeran ako ng ganyan. Hello, who you? Diba? Mm-hmm. Sino ka? Masama yun. Hindi pwede hindi ganun. Masama yun. Totoo. Bad yun. Kasi sa totoo lang, pag ikaw lumudapak, yung kayabangan na yan, hindi ka tutulungan yan. Baka, sorry ha, again, karmic, naniniwala talaga kung freelance is karmic. Nagpapakalma ako. Ikaw, baka mamaya, lang ang lumagpak, $3, ako-akuin mo na, baka ikaw pa magmakaawa for $3. O tayo masyadong mayabang. Hindi mo alam. Nakakamera tayo ha, ayaw na bumalik nung picture eh. Okay lang. So, yan, si Mien may sinisinghot ako rin. Nagpapakalma ako. Kala ko nag-lipstick ka kasi nakakamera. Nagpapakalma ako. Maamoy ako ng malang islang-islang ng matanda. Oo, rugby na sa bote. Dinidisguise ko lang as essential oil. Charot. Essential oil. Pinagprituhan ng bangus. Essential oil. Oo. Hindi naman tinapang. Ayun. So, okay. So, na-discuss na natin yung backgrounder ni client. Ang question naman ngayon is, paano ba tayo dapat mag-act as freelancers and as Filipino freelancers na with the thought na yung bawat reaction natin has an impact to other Filipino freelancers? Ano ba yung suggested means and paano tayo mag-act? Ikaw? Ako. Since ito yung mga ginagawa ko, ito na yung ikikwento ko. Kasi sinabi niya ako. Ako. Tayimik na ako. Hindi na rin ako nag-attempt. Ano yung feeling mo yan? Yan yung magic part natin. Pag magkasalita na tayo, ito tayo na. Mine, parang volleyball. Di ba, ka-i-drop mo na naman ako eh. Sabi ko na po ka-isipin. Ayun. Hindi kasi ito yung ginagawa ko. Hindi lang naman once or twice akong nakareceive ng mga ganyang offer. Madami. Na although may mga ganyang offer, meron din naman ako mga winner na offer na bonggang-bongga na nakakataba ng puso at nakakalaki ng ulo. So okay lang. Balance lang. Siguro, para lang grounded pa rin ako forever kaya binibigyan ako ng mga ganyang invites, mga bababang rates. Ang ginagawa ko, unang-una, isipin mo lagi, be the better person. Kung may time man na sasagot ng maaskad si client na para sa'yo maaskad yung sagot niya and para sa'yo discriminatory, still be the better person. Hindi mo kailangang sagutin ng fire yung fire. Ito na yung opportunity para ipakita mo na mas professional ka at mas maayos kang kausap. Kasi hindi lang naman yung sarili mo yung daladala mo eh, yung buong industriya natin, especially yung industriya na to sa bansa natin. So ang ginagawa ko, yun nga, I think na discuss na din to natin before, no? Diniscuss natin yung about rates na unang-una, hindi muna ako magdadwell dun sa rate na offer niya unless na pag-usapan namin mismo yung project, kung ano talaga yung gagawin. And then that's the time na at saka ko ipupush or ihahagil yung price na feeling ko appropriate for the task na ia-assign sa akin. Niya. Oo. At saka sa business niya, you know, kung startup pa lang. At saka sa business niya. Okay na siya. Mm-mm. So yun ang usually na ginagawa ko. Hamunin ko muna siya for a meeting or for a discussion para ma-present. O di ayain. Sorry ah. Ang ano eh. Face-to-face ni Chang Ami. Face-to-face muna kami ni Chang Ami. O diba? Tapos tulfo na.
Oo. And then kung mayroon pa akong time before the meeting, then I will do my due diligence. Like, I'll search for the client. Titingnan ko yung profile niya, ano yung mga hirings niya before, magkano yung binabayad niya. Kasi minsan, ganun talaga yung rate na mga binabayad niya before, eh, ganun yung mga nakukuha niya. So, it's only parang logical na ganun din yung i-offer niya sa'yo, di ba? If he has already hired other people for the same job at ganun yung in-offer niya, eh, it's only logical na ganun din yung i-offer niya sa'yo. So, hindi yun something personal na inuri ka na niya agad dahil sa rate na in-offer niya sa'yo. Hindi kanya minamaliit. Mm-mm. And that doesn't mean din na buong industriya natin eh at risk kapag tumatanggap yung iba ng mababang rate. No. Nasa sa'yo yun kung paano mo... Mas at industriya sa ugaling hindi maganda at sa trabaho hindi maayos. Doon mas risk ang industriya. Hindi sa kung magkano ang sinisingil ng ibang tao. Yun ang hindi ko kasi maintindihan na mababa nga yung singil ng tao pero maayos yung trabaho, maayos yung output. Mas maganda ang thinking kesa at nga yung singil mo. Balbal naman yung trabaho mo, ugali mo, ugali ka. Mas balbal mo, oo. Bastos ka pang sumagot, kala mo ko kung sino. So yun, yun yung ginagawa. Do your due diligence, research about the client. Especially sa field ko na madaling hanapin ng clients eh. Basta type mo lang yung name, first and last, tapos realtor. Dalalabas yung mga may same name with the same na mga realtors kasi real estate yung field ko eh. And then, kung masyadong marami, i-specify mo yung state. Ayun, mananarrow down siya. So, ang daling hanapin ng profiles ng clients sa field na meron ako. Ewan ko lang sa ibang field, ah, pero sa akin kasi andali. So, makikita mo agad yung size kasi makikita mo yung website kung may team siya or if he's working alone. If he's working alone, medyo huwag kang umasa na malaki ang budget ng client. Maliit lang yan usually kasi siya lang mag-isa. Whereas kung may team siya, mas marami siyang tao, mas maraming naghahanap buhay para sa kanilang lahat. So, yun, research about the client para makita mo yung kapasidad niya, kung kaya niya ba talagang magbayad ng rate na hinihingi mo. Pangatlo, if the client insisted that that's only his budget and nakakakita ka ng potential na marami kang matututunan sa kanya, you might handle things na hindi mo pa nahahandle before, so maa-add up yun sa skills mo. Nasa sa'yo yun kung tatanggapin mo. And usually, ang ginagawa ko is, katulad nga na sinabi ko kanina, propose for a future increase or for a future renegotiation of your fees. Nangyari yan sa akin, Bet, nung kinuwento ko to last time, eh, na parang, ito lang daw kasi talaga yung budget niya. Eh. Let's say, magbibigay ako ng kunwaring figure. Let's say, $5 lang talaga yung budget ko eh, for this job. Okay, sabi ko ganun sa kanya, but if you're okay with how I do things and how I deliver, we can renegotiate after 3 months. Tapos alam mo ba, the very next week, nag-increase agad siya ng another dollar. Tapos after a month, another dollar. So parang, sa per hour rate yun ha, na-increase. So diba, hindi na siya umabot ng 3 months. Oo. Hindi, naggulat na lang ako na binago niya na agad yung ano, yung tapos nung pagdating nung second month, sabi ko, feeling ko kasi hindi ko pa na ma-maximize yung full capacity ko sa business niya, na parang feeling ko medyo so-so pa lang yung ginagawa ko. So sabi ko sa kanya, alam kong binigyan mo ako ng instruction na coming next month is dadagdagan ko ng another $1 yung rate ko. Sabi ko, pwedeng i-postpone natin to next month o diba, pa-demure pa ako. Kasi sabi ko, feeling ko, I haven't done enough yet. Sabi ko, to deserve another increase. Sabi niya, no, pinag-usapan natin yan. So, sige, baguhin mo. Tapos, nagpapatumpik-tumpik pa akong edit yung invoice. Nag-send na siya agad ng money na yung rate na bago. So, wala na akong nagawa. Tinanggap ko na wala akong choice. Charot. Humble, di ba? Sikip-sikip. Parang iskinita. Yes. O, di ba? So, totoo talaga yung ever since na pinipreach namin talaga na kung magtatrabaho ka ng maayos and mag-uugali ka ng maayos, yung rate susunod yan sa'yo. Hindi mo kailangan ipagduldulan sa mukha ng client mo yan.
And kaming tatlo, living proof na hindi namin kailangan ipagduldulan yung rate. Never ko pang ginawa na maghingi ng increase at magmakaawa ng increase. Lahat ng clients ko nag-increase sa akin ng kusa nang hindi ko hinihingi. Some or most of them are earlier than sa date ng increase na pinag-usapan namin. Halimbawa, sinabi ko after 3 months, second month pa lang, nag-i-increase na sila. Ganun sila katuwa kasi nagpo-pole dance ako. Charot. Kumakain ka ng bubog. Oo, kumakain ako ng bubog. Tumutuloy ako sa alambre. Kaya natutuwa sila. Mm-hmm. Yun, naman, yun lang naman. In terms of rates, kasi like sabi ko nga, kung nandito na kayo nung simula pa lang, medyo ano ko, weird ako yung mutant na freelancer sa aming tatlo. Because before going online, I was already a freelancer. Sabi nga ni Nisa, in the real world, kung meron mang peking world. Virtual. I'm a freelancer talaga in the real world. So, ako, I've always believed na yung rate mo is your rate. Increases will come after they see the value of your work. No? So, ako, I always have a flat rate for my work. I'm an instructional designer, by the way. So, kung hindi nyo alam ang instructional designer, ang trabaho ko is create courses from scratch for different companies. So parang training consultant ko yung kagagawa ng course nila. No. With my current engagement with a major financial company, ang asking price ko talaga, 5 digits lang. Yung kinausap nila ako and they asked me to present a proposal, 5 digits lang yung kontrata ko or yung asking price ko for the project. Because to me, yun yung value ng project. Mm-hmm. I never price. Pag naggawa kasi ko ng project, hindi ko sinasama yung sarili ko sa presyuhan. Ang sinasama ko lang yung task. Kasi pakiramdam po yung ibang tao, sinasama yung sarili nila sa presyuhan. Sinasama yung pangalan nila sa presyuhan. Na parang, sinasama yung si ego nila. Yeah. Sinasama yung ego sa presyuhan. Kasi ang sinasama ko lang, yung quality at yung value ng trabaho ko sa presyuhan. Yung pakikitungo ko, kung paano ko, ano na yun, added value. Kasi nga, and that's me personally. So, pre-present ko yung proposal, nakita nila yung trabaho ko. Wala akong hiningi, ha? Sila mismo ang nag-increase ng kontrata ko to 6 digits. So, wala akong hiningi. Yes, 6 figures na siya. Yes. So, yun, successful ka na. Ma-announce ko na po, I am a 6 figurines. So, yung mga nagda-doubt sa akin, yung mga bashers, ha! I am part of your group. I have 6 figurines. I-ano rin natin, no? I-ano rin natin na i-explain din natin na hindi na possible talaga yung 6 digits na yan, pero hindi yan kailangan na kahit beginner ka pa kasi yung iba beginner pa lang yung iba naghihingi na ng lagpas 20 dahil nga gusto nilang ma-reach agad yung 6 digits at alam nila, sabi nila, dapat I know my worth, so dapat ito yung ano, nag-aral ako dito, nag-aral ako dito, ito yung worth ko, mayaman ako, may kotse ako, ganun. So yung rate ko is more than 20 na agad. Eh, wala pa siyang experience, wala pang ano, dahil lang sinabi sa kanya na know your worth. Or sinabi sa kanya nung isang coach na dapat ganito yung singil mo. So, hindi. Kung ako sa inyo, wag yung habulin yung 6 digits nyo sa isang client lang. Tanungin nyo lahat ng nagpe-preach. Oo, tanungin nyo lahat ng nagyayabang ng 6 digits. Hindi yan sa iisang client. Mostly nga, business yan, hindi yan client. Ipon yan. Tsaka, like, for example, nga yung sa akin, kaya nila nakayanan yung 6 digits because they're a major financial company. And babalik tayo doon, hindi ko pinagyayabang yung 6 digits. Ano yung sinasabi ko? Yung value ko, hindi ko kailangang itaas. Sila mismo na nakakita. Na sila mismo yung nakakita na mas matakas yung value ko. Or na mas matakas yung inukompo yung value ng aside from kung ano yung pinapresent ko. So ano yung point ko? Hindi ko ipinilit yung sarili ko, hindi yung ako nagyabang, hindi ako nagsalita. I let my work speak for itself and the client sees the value of that. Na sila yung nagtaas ng contract ko to 6 figures. So again, yung ano yung value ano yung ng mabibigay ng gawa mo ng sa kanila. Yung value ng trabaho. Sige, magsalitahan na. Ikaw na. Ako na ba? Gusto ko kasi ngayon. Ayaw mo papigil eh. Hindi. Gusto ko isingit sa'yo. Yung value. Ayaw mo magpapasin. Hindi.
Ito yung namiss natin last week. Hindi. Yung ano nga, gusto ko isingit dun sa sinasabi mo kasi. So, yung value nung magagawa mo sa kanila, may maibabalik na parang na mas malaki sa kanila. Kaya willing sila mag-invest sa'yo ng ganun kalaki. Yon. Yun yun eh. Yabang-yabang, hindi siya yabang-yabang. Oo, so, ano lang, yung bigay mo yung worth. Oo. Na, kasi, kapag yung trabaho mo ay worth it, you don't need to haggle, you don't need to say anything. Clients will see the value of your work, and sila mismo ang magbibigay nung hinihingi mo. Kahit actually hindi mo hingin. Sila yung magbibigay nun. So, ako kasi I always say yung no na yan into a yes. For example, upfront, ang presyo na binibigay sa'yo ay ganito. Tapos totoo yung sinabi ni Ray, hindi ka nag-research, you did not do your due diligence. You know? Kasi pag kunyari ikaw, sinabihan ka, $5 lang, na-hurt yung ego mo. Wala kang research, di mo tinignan yung kliyente, wala kang tinignan. I know, upfront, ayoko ng $5 kasi ang presyo ko 10. Hindi mo alam kung sino yung tinatanggihan mo. Baka mamaya may kapasidad silang magbayad. Ayaw lang nilang magbabas ng pera agad-agad kasi hindi pa nga nila alam yung kalidad ng trabaho mo. So, parang ako kasi ang mindset ko is you never turn down na client. You only turn down na client kapag hindi mo talaga kayang i-deliver yung trabaho or very good or hindi kayo makapagtrabaho ng maayos. But ako, and same with Rhea and same with Nizza, ang pamantayan namin is to always ask the client first, ano ba yung trabaho? And then do our due diligence and pricing comes later. Hindi yung pricing muna at saka ka magtatanong kung ano yung trabaho kasi hindi ka mag-due diligence kasi na-prenesyohan ka, na-insulto na naman yung ego mo. Walang tanong-tanong, walang isip-isip. Even my students in school, may mga fashion design students, kung mga interior designers, I always tell them, everyone is a potential client. Yung mga nagdadaan dyan sa Calle, sa Medvedia, sa May Jupiter, akala nyo lang, mukhang dudungis-tungis, pero magulat kayo, ang babahay niya, mga nando sa loob ng Bel Air. So, I think it's good to part of being judgmental kasi ngayon ego lumalaki na dahil naalokan ka ng babaka. Kasi. Tangi ka kagad. Oo, o kaya yung iba, nakatikim lang ng nakachamba ng mataas na client. Tapos, ayaw nang tumanggap ng mababa lahat na ginudge na. Kala niya habang buhay may ganon na mataas na client. Yung sa catch the ball, ikaw na. Volleyball. Ay, ikaw na. Ayun na. Nasaan na? Ay, nagtampo, lumayas? Hindi, nandito ako. Kikinig ako sa inyo. Bon? Tampuhin bata. Hindi. Tampuhin. Hinahanap ko kasi yung live, hindi ko makita. Ayan. Okay. Oh, ikaw na. Huwag na last word na ba tayo? Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Marami pa tayo pag-uusapan. Charot. Hindi, okay. Sige, hindi. Sige. Dadagdag ko na lang din doon. So, yun nga. Isipin mo yung hindi porket nagkaroon ka ng malaking malaking kontrata sa isang client ay dapat yun na rin yung ibayad ng isang client. So, o, ng lahat ng clients sa iyo. Yes, so may considerations, may corporate work eh. Oo. Eh, paano kung hindi pala yun yung gustong gawin ng isang client? Mas magaan pala yung trabaho doon, mas onte. So, di ba, ang binabayaran niya is yung skill na meron ka doon sa trabaho na magagamit niya. So, kunwari, kailangan ko ng freelancer na magpo-post sa Facebook. Tapos, nag-apply ka sa akin kahit web developer ka or ang laki-laki na ng sweldo mo. Tapos, hihingin mo yung sweldo mo. Siyempre, hindi. Kasi yung kakailanganin ko lang na skill sa'yo is yung pagpo-post. So, pag sinabi ko sa'yo na yun lang yung kailangan ko, bakit ito yung presyo, huwag ka mai-insulto. Huwag mo sasabihin na, ito na nga, kasi pinag-aralan ko to, pinag-investan ko to ng maraming pera para matuto ako nito. So, eh bakit ka nag-apply sa akin? Hindi naman yun yung kailangan ko, di ba? So, parang ano, ano tawag dito? Tingnan mo rin yung value na madadagdag mo doon sa ano, sa client. Huwag nyo kasi kung pinagsasalita, pag sinagsasalita nyo ako, wala akong masabi. Pag may sinasabi kayo, may nasasabi ako. Singit ka ng singit. Oo nga. Ba't ganun? Gulo-gulo. Sabatera. Sabatera. Gusto niya kasi yung sasabat lang siya.
Yung magsasalita pa yung sasasabat siya, yun yung gusto niya. Ayaw niya na pag-initating discussion. Gusto lang niya sumising ito. Gusto lang niya mangilam lagi. Ganon. Makilamera lang talaga ako. Pero, yun nga, tama yung sinabi natin na yun nga, kasi yung pera, no, I think, siguro before tayo mag-final word, no, kasi magtatrabaho pa yung ibang tao, baka sabi, maglalaba pa sila, magluluto. I mean, siguro, I think isang magandang bagay is para ba natin dapat i-view yung pera as freelancers? Then final word na tayo after. Kasi feeling ko lahat ito nang gagaling kasi kung paano natin i-view yung pera at saka versus yung sarili natin or yung sarili natin in this journey sa freelancing. Ano ba natin siya dapat, para ba natin dapat i-view yung pera? Sige, ako muna. In our personality, as we earn more, as we get more clients, sige ako. Yun? Kasi alam ko pag nagsalita ako, makakaisip na isisingit si Nise. Ito. Ayun. Sinisang binubuli natin ngayon, ano? Gusto na ako. Gusto mo yan, kasi yes. Hindi ikaw ang victim. Gusto mo yan. Ang yabang, eh. Tingnan mo. Sarap na tawa ko ngayon, hindi ako ang biktima. Anyways, what ayun na nga. Karmic ang nature ng freelancing. Baka umiikot naman to eh. Umiikot naman. Okay lang. Iikot yan. Hindi, kasi ako, sa pagdating sa freelancing... ito na nga. Seryoso na tayo. Huwag kayong ano. Ito yung... Ganito yung view ko sa pera pagdating sa freelancing. Your rate or the rate that you are asking and the rate that is being offered to you by your client will never ever equate to you as a person. So, dun tayo madalas nagkakaproblema kung bakit nagiging big issue sa atin ang rate. Ginagawa natin tong something personal na kapag inofferan ka ng rate na mababa, feeling mo maliit na agad ang tingin sa'yo. Kapag inofferan ka ng mataas na rate, feeling mo agad ang laki ng, ang taas ng tingin mo sa sarili mo, na mamahalin ka na, ganyan. Hindi, kahit kailan, hindi magiging batayan ang rate mo ng klase ng, kung anong klaseng freelancer ka. Example, although ako personally, although ang dami kong nare-receive na mga offers or invites na medyo mabababa yung rate. For sexy movie. Yeah. Meron akong isang nakakatawang very recent experience, as in very, very recent lang. Sobrang nakaka-ano lang siya. Feeling ko magandang example to. Siyempre, inalagaan ko yung profiles ko, no? And yung mga feedback ng previous clients and whatnot. So, meron akong isang invite na na-receive sa Upwork. Tapos, iisip ako ng, ano, ng proposal kasi binabasa ko yung, ano niya, yung medyo maguling job description niya. So, hinahanap ko kung paano ko ipoposition yung sarili ko na magiging, pag nabasa niya yung proposal ko, eh, feeling niya ako talaga yung kailangan niya. So, 40 minutes na yung lumipas, nag-iisip pa rin ako. Naging impatient yata si client at mas mabilis ang due diligence ni client sa akin. Ha? Kasi before ako magsasend ang proposal, before ko sasagutin yung invite, nagdo-due diligence na ako eh. Nire-research ko na agad si client eh. Kung, para alam ko kung paano ko ipoposition yung sarili ko at kung paano ko siya huhulihin. Eh, mas mabilis yata siya sa akin. Wala pa, nagtatype pa lang ako ng proposal. May offer na siya agad. Offer na, hindi na invite. Oh, nag-send siya agad ng offer at the rate na kung ano yung nasa profile ko and wala na siyang ano, question. Tapos sinagot ko na yung message niya. Oo, sabi ko, I'm still typing my proposal when you sent the offer. Is this for real? Sabi ko, or you just parang nagkamali ka lang ng pindot. Oo, baka napindot niya lang kasi baka mamaya click happy pala si client, pindot ng pindot ko ano-ano napipindot. Tapos nakita ko na wala pa siyang previous hires. So inisip ko, baka hindi niya alam kung paano yung sa Upwork. Oo, hindi pa siya marunong sa Upwork. Tapos sabi niya, "No, binasa ko yung profiles mo. I checked your history. I've seen your website." Hala siya, lahat na pala nakalakal niya. Nakakaloka. Kinilig ka, no? Yes, ang pogi po naman ni client, eh, promise. Ito ba yung sinabi? Siya ba yung kanina? Oo, yung sinergy ko yung picture. Siya yun. Diba? Ang ganda-ganda ko. Bato-bato, may kato. Yes, feeling ko ang sikip-sikip bakla.
So yon, sabi niya, akala ko kasi nagkamali lang. Nagduda pa ako, 'di ba? Bihira yung client na gumagawa ng ganyan na, yung nagdudu diligence. Usually iaasa niya kung paano mo ipepresent yung sarili mo. Doon niya iaasa kung i-hire ka ba niya o hindi. Ito si client kakaiba. Siya na yung nag-research for me. At ang bilis niya, inunahan niya ako. Nag-research pa lang ako, siya tapos na. Tagal mo daw. So, in 40 minutes, nakalkal niya na lahat ng makakalkal niya sa akin. Tapos kaya, offer niya yung sinabit niya. Sabi niya, and sabi niya, believe me, I've read hundreds of profiles from Upwork. I've browsed through it. And sabi niya, I think na, yun nga, nag-fit yung mga naka-exena dun sa profile ko kung ano yung kailangan niya. So far, masaya naman kami ngayon. Ang gwapo-gwapo niya, ganyan. Char. Baka public ba? Umaga mo. Baka makita niya. Yes. Pangalan din. Webcam model. Marunong pala mag-Tagalog. Yes. O, diba? So, yun. Pero mga clients na ganun. So, ay alagaan niyo yung reputation niyo. So, yun lang yung pinupunto ko doon. Bukod sa, teka lang, Nisa. Yun lang yung pinupunto ko doon. Bukod sa pinagmamayaban ko yung pogi kong client. Ang pinupunto ko lang, ang point ko lang doon is, ayusin nyo yung history nyo, yung work history nyo, yung profile nyo. So, this opposes doon sa nagsasabi na, you don't need a profile, you don't need an exceptional skills para makakuha ng, and a portfolio para makakuha ng high-paying clients. And, nag-oppose ako doon. May makuha man kayo, lokohan to, and madidiscover nila in the end na hindi nyo kaya. Uh-oh. Or makuha nyo man, i-outsource nyo sa iba. So, ang ending is, nanluloko kayo. I-outsource nyo sa iba na hindi alam ng client nyo. Tapos yung in-outsource nyo, babayaran nyo ng murayta. Tapos kung makasingil kayo sa clients, wagas. So, that's cheating and that's fraud. Kasi hindi kayo yung nagtrabaho. Ang alam ni client, kayo yung nagtatrabaho. That's fraud. Unless, open sa inyo ni client na mag-outsource ka. Kahit alam, yun. Kung ganun maliit pa rin yung bayad mo, hindi kahit pa rin... Kahit alam, pandaraya yun. Sa akin. At saka, kasi ano, na stipulated sa contract na sinesend ko kay client yan eh, na if there would be times na kailangan kong mag-outsource, the responsibility will be on me. Sabi ko, so ako bahala doon. And hindi ko ipapashoulder sa'yo yun kung i-outsource ko. So, babawasin ko yun sa pay ko. Hindi ko ipapaano sa'yo unless i-hire mo din ng direkta yung in-outsource ko. Pero kung hindi, pero so far naman never pa ako nag-outsource. Kinakaya ko naman. Swapang ka pa. Hindi, kasi ano lang, lang ako. Maingat lang naman ako sa ano. Ayoko yes, kasi na magkaroon ng sisihan kapag hindi nakapag-deliver. Medyo ano ko, sabihin ng judgmental, pero medyo praning ako sa ganung part. Unless super mapagkakatiwalaan ko. Eto nga ang jowa akong magpipreelance eh. Minsan nagdududa pa ako magtrabaho yun, tinitingnan ko pa eh. Nandun pa ako sa likod niya, nakaganong talaga ako sa PC niya. Tapos guwapo pa yung kliyente niya ngayon. De, lalo lang niya pinis lang ang buwan niya. Ay, hindi. Oh, alam mo yan. Walang, hindi ko siya share yun. Walang outsource akin lang yun. Wow, possessive. Yes, possessive ako. yun ako lang. Naman, si madam, ano? Sige, madam mo na. Pagbigyan mo na. Sorry, hindi. Yung kung saan tayo nag-ano, kung saan tayo nagkikilala na ano, nagkakilala na event, si nakalimutan ako sino nagsabi, si Rhea yata, na sabi niya i-google niya yung sarili niyo. Siyempre doon sa ano, sa hindi siya yung nagsabi doon na walang history niyo, yung incognito ganyan. So para pag nakita niyo kung ano yung lalabas sa Google pag ginugol kayo, make sure na maayos. Kapag may makita kayo doon na hindi magandang makita ng kliyente, ano, parang yun yung tanggalin nyo, yun yung ayusin nyo. Oo. Totoo. Saka ano, isa pa dun, isa pang dagdag dun kay madam na singit dapat. Ano, kung... Natakot mo singit? Pwede yun, yun. Makakalimutan ko kasi. Hindi. Ano, yung sa nagsasabi na hindi mo kailangan ng portfolio ng ano, kasi wala siyang portfolio siguro, kasi hindi, wala siyang magawang online footprint. So, ang sinasabi ko lang, lahat ng gagawin yung trabaho ng ano, make sure na mapupunta siya sa online footprint mo na searchable siya ng client. Kasi, parang hindi long term yun. Kasi, kung wala kang ginagawang portfolio, edi forever ka na lang mag-a-apply, forever kang hahanap ng client. Whereas kung may portfolio ka, may mga lumalapit na client.
Yes, dahil totoo yan. May nagkukusa na pag nakita yung mga eksena mong pakalat-kalat ka on, sa online world, may makakasalubong at may makakasalubong na client yan. Oo, ganun din ako eh. Tapos titingnan nila. Parang utak ni Nizza sa umaga, pakalat-kalat. Oo. Parang napasamang umaga tayo, Nizza. Medyo disoriented ka eh. Tulog pa yung kalahati ng sistema niya. Parang sa akin naman, pag pera na ang naging sukatan ng pagiging freelancer mo, hindi maganda. Kasi ang sa akin talaga ang tunay na sukatan magiging freelancer mo, dalawang bagay lang eh. Yung output mo, saka kung paano ka makipagtrabaho, whether sa ibang tao, or paano ka magtrabaho, yung work ethic. Yun lang sa akin ang sukatan ng pagiging freelancer. Yung pera mo is a result of that. Yung kita mo is a result of that. Result. So dapat, kung tataas yung pera mo, at kung tataas yung kita mo, tatandaan natin. Resulta yun ng work ethic mo. And baka nakakalimutan ng marami sa atin na habang tumataas ang pera, ang bayad sa atin, lalong tumataas ang responsibilidad natin. Yes. Mas tumataas ang expectation ng client. Natural yun eh. Nababayad ka ng mahal. Therefore, bayad siyang mahal eh. Quality work. So hindi ibig sabihin na namataas yung trabaho mo, eh, binigay mo lang yung pangalan mo, yun na yun. Walang nagtataas ng presyo. Maganda ka na. Nagtataas ng trabaho, katapat ng presyong ibinayad niya. Hindi totoo yung salitang ganda lang. Kasi yung ganda lang, ang tawag doon, fraud, ang tawag doon, panloloko. Ang ganda lang can only take you so far. Sa totoong buhay at sa trabaho. Ang ganda lang. It might open doors, but it will not make you get in and stay there. Yes. Wow. Kasi yung ganda, wala ako eh. Nag-iisip ka, no? Oo. No? So, wag nating gamitin yung pera bilang batayan ng kung sino tayo bilang freelancer. Second pa is, again, walang superstar sa freelancing world. Sino ka? Kung na-feature ka sa page ng Upwork for some time, o pagkatapos nun, may na-feature na iba, so sino ka? Oh, tapos ka na. We are indispensable. We are dispensable in freelancing. Merong mas magaling, merong mas mura, may mas maayos na patrabaho tayo. So, the only thing that we can do is to make our work better, make our work ethic better, at susunod lahat. No? Yun yung dapat na relasyon natin sa pera. Yes, and lagi nating ipinipreach since day one yata, since episode one yata, na ang pera susunod. Kung karapat-dapat ka sa pera na yon, susunod yon. Okay. Pero kung kinuha mo lang siya, madalis din siyang aalis sa'yo. Yes, kapag hindi mo inalagaan. At mawawala siya sa panahong kailangan mo. Oh, totoo. Nizza, ikaw na. Bilang nagaling ka today. Hindi. Tapos ito, final word na tayo. Okay, mag-final word na tayo. Eh, sige, final word, Rhea. Okay. Kulang pa yung ano ko, tatlo pa lang nasusulat. Nagsusulat ako eh. Ikaw, lutang na lutang ako sa umaga. Sige kayo. Diba? Sige, utak ni parang bahay ko. Ano? Gusto mo bang magbago ng time slot ulit? Mag-adjust kami para sa'yo. Ang dami na nung sa umaga, umabot tayo ng 11 kesa sa gabi. True. Diba? Sige, okay lang. Ayan. Pagsagaan niyo akong lutang. Hindi na ako malilate ng pasok para maaga akong matatapos. Tinanghali ako ng gising kasi. So, na-late ako. Ayun. So, last word. So, ang topic natin is dealing with rejection. So, how to turn your clients no into a yes. Especially with rejection about rates, no? Kasi ito yung, dito umikot yung topic natin eh. Yung usapan ng rates, halimbawa, bababa yung offer and whatnot. So, ito lang yung mga naisulat kong habang nagdadaldalan kami na para sa akin or ginagawa ko and masasuggest ko rin na pwede nyo gawin on how to deal with such ano situation. So number one, unang-una, mindsetting tayo ha. Do not concentrate on the rate alone. Hindi yung pag nakita nyo agad ng offer, ay, $5 lang, yuck, ew. Or, ay, $3 lang, ew. Hindi nyo nakakausapin, dead man na, decline invite agad. Or, ano yun na parang, bakit ang baba ng presyo mo, ganyan. So do not concentrate on the rate alone. Number two, do your due diligence, which is na elaborate na natin kanina on how
you do your due diligence. Para kasi lang siyang ano eh, mga business, like putting up a business and dealing with your business, parang basta para lang siyang business na kung sa business, mag-feasibility study ka muna bago mo itayo yung business. Same with freelancing. Do your due diligence. Research about the client, research about the job, and talk to the client kung ano talaga yung magiging exact task mo or role mo para mapresyohan mo ng tama. And again, sa pagpapresyo ng tama, dito papasok yung number 3 ko na tip na do not include your ego or your name on the negotiation. Be logical. Concentrate on the task and the business alone. Do not include your ego, do not include your name pagdating sa pag-negotiate. Hindi porke feeling mo mamahalin ka, eh tataasan mo ang singil kay client kahit na yung ipapagawa niya naman sa'yo, eh hindi katumbas nung sinisingil mong rate. So, yun lang nalista ko. Wala pa akong number 4. Tatlo lang yun. And I thank you. Oy, hindi sa minute si Nizza. Hindi naman lang matalino. Nakapagsalita ka naman matalino. Nakapagmatalino okay na ako kanina. Okay na yung tatlo. Matalino ka na today eh. Yes. Ako ako on the softer side. Kasi, mga madam, hindi din kasi natin nakita yung background ng chat na pinagigigilan natin. Hindi natin alam kung nakapag-usap na sila or what. Eh, no? So, again, ang pinagbabasihan natin, face value kung ano yung nakita natin sa chat. At saka, duda pa nga ako dun kung totoong chat yun eh. Yun lang, may dagdag. Duda ako kung totoong chat yun eh. Pwede kasing inedit lang yun para lang, alam mo yun, makapag-show off. Itaas ang ego. Yes. Pwede. Judger na kung so, judger, pero judger na. Judger talaga ako. Char. Okay, kaya nga tayo friends. We're all judgers. Yes. We judge each other. Kahit nga tayo, we judge each other. And I'm okay with that. Judge me. Pero ang problema kasi sa atin, sinajudge natin yung sarili natin ng harapan. Ayun. Hindi, tsaka okay lang na maging judger ka sa iba kung judger ka rin sa sarili mo. Pero kung judger ka sa iba, tapos ikaw feeling mo perfect ka, edi wow. Okay. You know. Sabi po yan ng collarbone ni Rhea. Yes, may collarbone ako. Para sa gwapong client. Ayun. Uh-huh. So para sa akin, ang may iwan tong tip is, number one, at the end of the day, ang pinagbabasihan talaga sa atin is yung output. No? Output. Pag sinabi yung salitang know your worth, it's not know your worth in terms of monetary, it's know your worth in terms of the output. So again, output, work ethic. Ano yung quality ng trabaho na binilalabas mo? Tapos, ano yung quality ng pakikipagtrabaho mo? And then, is it worth the price that you're asking? Yun yung know your worth. Alamin mo muna, yung trabaho bang ginagawa mo ay sapat doon sa presyong hinihingi mo. Pangalawa, huwag niyong isasama yung ego. Huwag nating isama yung ego natin sa kahit anong negotiation. Kasi pag pinasok natin yung ego natin, again, false sense of pride. Yung presyo na dadagdagan kasi akala natin ang galing-galing natin. Pero at the end of the day, yung presyo na yun ay may katumbas sa trabaho. Tatandaan natin, habang tumataas at malaki ang bayad sa atin, mas malaki ang hinihingi sa atin at mas malaki yung ine-expect sa atin. So kung akala mo sa bawat pagtataas ng trabaho mo, may i-deliver mo pa yung parehong quality ng trabaho ng $5 ka pa din, no, hindi yun. Ang ibig lang sabihin nun, hindi ka nagtaas ng quality ng work, nagtaas ka lang ng presyo. So, ibig sabihin, nangguguyo ka. Sir, or pangatlo na gusto kong sabihin, is huwag tayong maging masyadong sensitive. Kasi at the end of the day, bumabalik na naman tayo sa kung anong klase tayo at mga Pilipino eh, or tao, in a sense na we listen to reply, we do not listen to understand. Pag may narinig tayo, ang defense mechanism natin agad, sumagot. Tapos hindi naman natin naiintindihan kung ano yung sinabi sa atin, ang una natin reaction, pag tingin natin, sinagot, tinanong tayo o nag-react ng pabalang, sasagot din tayo ng pabalang. Again, whether it is verbal, whether it is online, whether it is chat, remember to always listen to understand, never listen to reply. Kasi pag ganon, you are burning bridges. So lastly, ang tunay na measure or ang tunay na tulong natin sa industriya as Filipinos is yung quality of work natin and yung ating work ethic, hindi yung presyo natin. No, uulitin ko, hindi kasalanan at hindi mo ikabababa ng quality ng trabaho mo yung pagkuha ng ibang tao ng mababang presyo. Ang ikabababa ng tingin sa atin ng ibang tao is ang taas-taas nga ng presyo mo, yung quality naman ng trabaho mo at saka yung work ethic mo, hindi maganda.
yun ang hindi maganda para sa Filipino freelancers, no? Life is not a zero-sum game. Na kapag ka nakalamang yung iba, wala ka nang makukuha. Hindi siya ulam, hindi siya egg pie, sa pandesal na kapag kinurot ng marami, kakapraso na lang yung natitira sa'yo. Lahat tayo may pizza. na umunlad, no, sa industriyang ito. So, huwag tayong masyadong gahaman. And huwag din tayong masyadong reactive, huwag din tayong masyadong maging bastos, huwag tayong masyadong mataas ang tingin sa sarili natin. Kasi at the end of the day, karmic ang freelancing. Lahat ng nakukuha natin is because kung ano yung inilabas natin, kung paano tayo nakitungo, kung paano tayo nagtrabaho. And paalala lang doon sa mga, I'm very sure may mga nakikinig sa atin or mga siguro may mga espiya yung mga matataas ang presyo na nakikinig sa atin. Pakisabi sa mga kaibigan nyo na mataas ang presyo na huwag masyadong mayabang kasi pag sila lumagapak, sorry, baka mamaya kahit mga $3 pagkukunin nila, hindi natin masabi what the future holds for us. No? We are only as good as our current gig. Bukas hindi natin alam kung nandiyan pa si client. Bukas hindi natin alam kung may pambayad pa si client sa atin. So, we just deal with everything on a daily basis and we just be good on a daily basis. So, yun lang. Ikaw na, madam. Okay, sige. Bilang lutang naman ako, hindi ako dun sa freelancing magkikwento. Sobrang lutang ko ngayong araw. Ano? Lagi ko na-address. Araw-araw naman ako lutang. So, ano? Ang i-address ko ngayon is yung, sige, dalawa. Yung una is, yun nga, huwag maging reactive. Kapag kunwari nagalit ka, pwedeng mag-walk away ka muna or huwag ka muna agad sasagot kapag galit ka pa. Sa lahat naman yan di ba? Kahit sa jowa, ganyan. Kapag galit ka, huwag ka mo nang sasagot. Oo. So, jowa? So, kung galit ka pa, huwag ka mo nang sasagot. Try mo munang intindihin yung side niya. Huwag yung kailangan kong sumagot kasi ako kailangan yung last say. Ganon. So, huwag tayong ganon. Yun yung isang address ko. Tapos yung susunod na address ko is yung superstar syndrome na sinasabi ni Jeff. Huwag tayo masyadong feeling superstar dahil walang superstar sa freelancing. And as proof, ipapasok ko yung UFC. Para UFC na hindi ketchup pa, fight, UFC fight. So, so magsimula tayo kay ano. Pwede din, hindi. So yung UFC fight. Gusto ko lang ipakita sa kanila yung superstar syndrome na to. So, magsimula tayo kay Ronda Rousey. Si Ronda Rousey, ang tagal-tagal-tagal niyang undefeated. Oo. Ang tagal-tagal-tagal niyang undefeated. Si Misha Tate, ang tagal niyang gustong talunin si Ronda Rousey. Pero sino yung nakatalo kay Ronda Rousey? Si Holly Holm. So, si Holly Holm, natalo niya si Ronda Rousey, pero natalo siya ni Misha Tate. Si Misha Tate, natalo niya si Holly Holm, pero talong-talo siya kay Ronda Rousey. Si Ronda Rousey naman, talo niya si Misha Tate, pero talo siya kay Holly Holm. So ano ibig sabihin? Magaling ka man sa isang bagay, meron at merong mas magaling sa'yo. Magaling so sa'yo. Umiikot lang yan. Tingnan mo sila, di ba? Parang Jack and Poy. Lahat may, di ba yung rock, paper, scissors? Talo ka nung isa, panalo ka sa isa. Ganun lang, ikutan lang sila. So, ganun lang din tayo. So, huwag tayong masyadong mag-feeling sa taas. Ayun. Yan lang naman yung last word ko. Ketchup. Ronda Rousey. Taray! Tumitrivia si ate. Pinasok yung UFC banana ketchup. Yeah, minsan lang ako magmamatalinot, kakabugin mo naman ako ng trivia. Ay, pero perfect example siya. Kasi si Ronda Rousey, naka-wrestling na siya sa WWE. Oo, nag-enjoy siya doon. Masyado siya na-depressed doon sa ano. Sa palo niya na yun eh. Oo, dinibdib niya eh. Kasi nga diba, yung superstar project, superstar ka lang sa sarili mong mundo. Oo. Baka nga superstar ka lang sa bakuran nyo eh. Huwag kang umano. Oo. Tsaka, undefeated ka lang. Kung undefeated ka lang, for a time. Wala naman forever. Kahit, walang forever. Okay, nagpapapaniwala sa forever. Kahit yung mga top na mga celebrities, ganyan. Kaya nga sinasabi nila mag-invest ka, diba? Kasi nga, habang. Walang permanent. Oo. Habang, oo. Kasi,
hindi mo masasabi kung kailan mag-end yan. Or biglang hindi mo ina-expect bumagsak ka, ganun. So, syempre, hindi natin wini-wish yan sa kahit kanino, pero nangyayari kanino talaga yan. Totohanan yan ng ating trabaho. Yes, oo. Ayun! Ayun lang naman. Thank you. Yes, oo. So, ano, bago tayo matapos, ano, ihay natin yung mga nag-comment. Ayaw, ihay natin. Nagla-like na ako ng mga good morning nila. So, good morning. Puro pala good morning, walang nag-comment. So, good morning, walang, Sandra. Wala man lang kumontra sa inyo. Wala man lang lait. Wala man lang nag-oppose at tanong. Pulong pa si Jetly. Oo. So, next time tanong tayo. Si so, oo. Hello, Sandra, May, Jennifer, si Cyril, Paul. Si Jennifer. Tsaka si Shirley. Hello. Yes, si Jennifer Paul. Yung nag-ano. Siya yung ano, yung dating kinuwento ko sa inyo. Yung kasama ko sa isang client dati. Oo. Yung kinuwento mo nga siya last week, eh, tama ba? Busy daw siya makinig. Busy si Jennifer. Busy kaya wala siyang, yes. Wala silang kuda. Yes, si Jennifer yung ano. Minsan magtanong din kayo, tapos kontrahin niyo rin kami. Minsan-minsan lang ilaw niyo rin kami. Minsan-minsan, ano, makilait din kayo. Oo. Hindi, si Jennifer yung kahapon, akala niya na-miss niya dahil wala nga tayo. Late din ako nakapag-announce kahapon, eh. So, yes. Hello, Katrina. Taray na pangalan, Katrina. Ay, oo nga, no? Parang, hi, good morning. Gusto ko ng pangalan niya. Maging pangalan ko yan. Parang makiri yung dating. Gusto ko yan. Parang Katrina, ano. Oh, diba? Kung palitan yung pangalan mo, makiri ka naman na talaga. Oy, huwag ka ma-offend, Katrina. Papalitan tayo yung pangalan mo, ay makiri ka na. Oo. Kiri na lang di pa. Yan ay pangalan mo. Kiri na lang di pa. Yan. Ay, redundant na. Pinangalan ko na nga, inugali ko pa. Hello, Sandra. Oh, medyo agree yes daw siya. Salamat yes mo, medyo lang, medyo agree lang siya. Medyo agree lang daw siya sa'yo. Medyo lang. Kulang pa. Mas talinuhan mo pa sa next week, ha? Uh-oh. Mas natalinuhan pa ko dapat next week. Oo. Galing akong shift, eh. Naubos na yung ano ko, eh. Oh, yung neurons ko, eh. So ngayon, wow, spell neuron. Yung mood na sa basta. Wala nang pa-spell-spell. Hindi naman ito spelling bee. Huwag mo na akong anuhin. O, sige na, magbabay na tayo. Meron po kayong mga gustong pag-usapan. Okay, may gusto kayong screenshot na i-share sa amin na pampainit ng ulo. Share lang. PM nyo lang. Pag-usapan pag natin. Pag-usapan natin. Mm-mm. Tapos yung meet up namin, yung mangyayari kasi busy kaming lahat. Oo, may kanikanya kaming mga eksenang hindi pwedeng hindi pa pwedeng. Kaya pakiababa lang na yung announcement kasi minsan iba-ibang araw, pero kadalasan umaga, iba-ibang araw lang. Oo. Pero weekly naman merong isa. Oo, kasi nag-a-adjust kami sa schedule. Saan. Alam mo na priority ang kabuhayan showcase si client. Oo, pera-pera muna. Pera-pera muna. Diba? Pero pag na-stress, kailangan dumaldal. So, kailangan din talaga to. Kailangan namin i-push to. Maraming salamat sa panunood. You have a great day. Yes. Sige, bye-bye. Bye. Bye.